So ating tatandaan na maganda yung ating formulation, ating nagawa, at maayos yung pagka-sterilize natin dahil wala palatandaan ng kontaminasyon tulad nitong tote bag na to. Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. So sa nakikita natin ngayon ay yan yung mga lumang mga fruit bags na natamnan natin noong March 19, 2020. So ngayon, hindi na sila masyadong namumunga kasi nga almost 6 months na itong ating mga fruit bags, so wala nang masyadong bungang na ilalabas. So ngayon, para bago na naman tayong papabungahin, isasabit natin itong ating mga bagong mga fruit bags na nandito. Ayan na yung pinapakita ko sa nakaraang video. Ayan. Bago natin nililipat ito dito, ililipat muna natin itong mga luma dito doon sa kabila para separate ko yung bago. Okay. Ang hirap mag-video guys na mag-isa kasi yung kapatid ko mayroon siyang nilalakad na yung araw, kaya ngayon mag-isa lang ako, walang tagahawak ng cellphone natin. So ayan, nailipat na natin yung ibang mga fruit bags dito sa kabilang side. So dito, pwede na natin ilagay itong ating mga fruit bags na ready to fruit na. So ayan, parang inak na yan dyan sa ating empty stante na dyan. Ayan. So mamaya, pagkatapos natin ilipat itong mga fruit bag na ito, ay kukut-kutin natin itong ating mga box dito kasi marami pang mga puti, marami pang may potential pa na maglalabas ito ng mga bunga. So ayan, malapit na tayong matapos maglipat na ating mga fruit bags dito sa ating estante. So dito sa bandang dito, hindi na kayang ilagay pa yung isa kasi masikip na. So hayaan na lang natin yan. So makikita natin no, na napakaputi yung ating mga fruit bags. Ayan. So ating tatandaan na maganda yung ating formulation, ating nagawa, at maayos yung pagka sterilize natin dahil walang palatandaan ng kontaminasyon tulad nitong tote bag na to, ay talagang puting-puti yung ating
ating fruit bags. So yung mga something na yellowish na yan, hindi po yan contamination, kundi parang, alam mo yung parang jelly, ganun. Normal lang po yun. Ayan. So ayan, hanggang dito. So punong-puno ng ating fruit bags. Ayan. So mamaya, tatanggalin natin itong cotton waste. So sa mga previous video ko, hindi na kami nagtatanggal kasi kusa pong naglalabas yung mga pinheads dito. So ngayon, mas napahaga yung ating paglalagay dito para pabungahin. So kailangan nating alisin itong mga cotton waste na nakatakip dito. Ayan. So ayan, tapos na natin na ilagay yung ating mga fruit bag sa ating estante. So ngayon ay mag-ano muna tayo, kukut-kuta natin ng mga matitigas na amag itong ating lumang fruit bags para maximize yung natin yung pamumunga nila. So mag-start tayo dito sa taas. Ayan. Tumitigas na sila guys, parang ano. Okay, so tatapusin ko lang muna to. Ang hirap kasi mag-cut-cut ng ano, na isa lang kamay yung ginagamit. Kasi yung isa nakahawak sa cellphone. Okay, so tapos i-update ko po kayo kung anong progress sa ating fruit bag na ito. Ayan, finally tapos na tayong mag kut-kut ng ating mga fruit bags. Natanggalan natin yung mga matitigas na puti na dito nakaharang dito sa ating mga fruit bags kaya hindi na masyadong nakapaglabas ng mga pinheads. So naalala ko yung sinasabi ng mentor ko dati na si Miss Bing. Sinabi niya na tanggalin ko raw yung mga matitigas na mga puti na nakaharang sa bunganga ng ating fruit bags at hayaan for 3 days at saka pa tayo mag-spray. So yan yung gagawin natin. So dito naman sa kabila, bukas na natin ito tatanggalan ng mga cotton waste. Yan. So yan yung ipapakita natin sa susunod nating video. Yung tamang pagtatanggal at tatanggalin din sa loob na mga buto, yung mga sorghums or mga extra na mga nandyan sa bunganga para mas mapabilis yung paglabas ng ating mga kabuti. Magkakaroon yan ng pinheads. Okay. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, paki-click like at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na lang po tayo at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga latest video uploads. So hanggang dito na lang, maraming salamat at happy mushrooming! We'll be right back.